example, if magkaroon na ito ng pagtaas ng presyo, 500 USDT, 1,000 USDT, 5,000 USDT, 10,000 USDT. I guess today gagawa lang ako dito ng pinaka-experiment for the meme coins, guys, no? Ang dami tayo dito mga nakikita na feedback kung ano nga ba yung tingin ko sa meme coins. Siguro napanood nila yung meme super cycle na presentation ni Murad, no? So, I was able to watch din si Murad during token 2049. So, meron ako ditong clip. Ayan, ipipreview ko na lang dito. Share values, share lifestyles, share principles, and understand that memes themselves are only a part of this, right? So, yun, bali hapon na siya dito nagbigay ng kanyang ideas sa meme coins, guys, no? So, sa Marina Bay Sands Expo, he discussed doon yung potential super cycle nitong meme coins, guys, no? But then again, itong meme coins is very risky, no? And I'll just share my inputs lang dito, ideas, dito sa video natin today. Itong gagawin kong experiment, we'll just started 100 USDT and we'll check dito after a month, guys. So, after 1 month. So, iti-check natin yan. Mamaya, we'll have this addition dito ng 100 USDT. Tapos, kung ano yung mga na-pick ko na top 4 meme coins, guys. Actually, hindi siya top 4, no? Yung mga bagong meme coins lang. Kasi meron ako dating mga meme coins na shinare before. Just like Doge. Kung matagal na kayo dito sa ating YouTube channel, I share yung Doge. Like, I think 4-3 years ago. And then other meme coins dito like Shiba Inu and Floki. So yan, medyo old na yan. Pero yung apat na meme coins dito is naka-favorites na. Mamaya simulate natin yon. Pero bago tayo dito, guys, magsimula, kung hindi nyo pa na-like itong video na ito, please like this video first. Subscribe yung YouTube channel natin, turn all the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin na ginagawa sa ating YouTube channel, guys. And again, guys, no, risky itong mga meme coins na ito. Sobrang volatile comparing doon sa mga high market cap na crypto, like the top 10 sa coin market cap, no? So, ngayon, start tayo dito, guys. Ayan, meron tayo ditong 0 USDT. Ayan, 0 USDT. Add lang tayo dito sa may P2P trading. Andito naman. Ayan. So, assuming na meron na tayo ditong 100 USDT. So, ito is just only an experiment, itong 100 USDT, if ever man bad or good or dump or pump man yung nangyari dito. For me, this is like only experiment account, guys, no? So, ito is just like if I lose, nothing to worry dito, nothing to walang pagsisisihan kasi this is only my spare amount of money ko lang ito, guys, no? So, it's my own approach lang dito, guys. Again, itong video natin today is just for ideas lang, no, for reference, and does not qualify as an investment or financial advice. We'll see kung ano magiging result dito, kung gaano ka-risky yung meme coins, kung ano yung magiging result dito, kung gaano siya ka-profitable, or yung dalawang yan, guys, no. So we'll see that after a month, or maybe I'll keep you posted dito sa ating YouTube channel, ano na nga ba yung nangyari dito sa ating pinaka-holdings, guys, no, just like as mentioned, we have this like an experiment amount. Titingnan natin kung ano yung magiging result for the meme coins na napili ko dito, guys, no. So, yon, meron na tayo ditong 100 USDT. We'll start 100 USDT. If kaya natin ipag-grow ito or like we'll see, you know. Hindi natin alam kung kaya nating umakyat itong price action or magkaroon ng pag-appreciate ng value na pili natin ng meme coins into like we don't know, no. We don't know, guys, no. Like, for example, if magkaroon na ito ng pagtaas ng presyo, 500 USDT, 1,000 USDT, 5,000 USDT, 10,000 USDT, we don't know, guys, no. Or maybe we can see a negative 50 USDT and magiging negative amount yung ating magiging holdings dito. So, we'll see, guys, no, dito sa ating pinaka-experiment. And I would say this is a challenge. We'll check the results dito kung ano nga ba yung magiging mangyayari dito in the next few days, few weeks, or in the next coming months, guys, no. And itong app, guys, na ginagamit natin na nakikita natin dito yung pinaka spark lines, pinaka results ng ating trades like daily, weekly, monthly, ay pwede nyo puntahan, guys, no. Lalay ko na lang sa description ng video na ito. And then punta lang kayo dito sa more. Ito, once na naselect nyo ito, and you can just simply sign up dito. Ayan, select nyo lang dito yung region. Ayan, and then after that, tick nyo lang ito. If nabasa nyo itong pinaka-details dito.
and then next, confirm, and kailangan lang dito email address just to continue sign up, no? So dito pwede nyo ilagay Crypto Fortune for 10% discount dito sa application na ito, no? So pagkatapos niyan, you can just sign up, follow nyo lang dito yung simple steps, no? And once natapos na kayo doon mag-create ng account, pwede nyo rin i-download itong application na ito. Ganito yung maging user interface. Meron lang siya ditong KYC just to confirm na hindi bot yung gumagamit, no? So ganun lang siya kasimple. Ngayon punta na ako dito, guys, sa mga napili ko na meme coins as of this year, no? So punta lang ako dito sa my trade. Ayan, so double click ko lang ito para lumabas. Punta ako dito sa my spot. Ito. And then dito, guys, no, pwede ko ditong i-click, no, ito. Dito sa may taas, meron ditong small drop down. Ayan. So once na click ko 'yan, meron na dito mga options, no. So pwede ako dito, guys, pumili, pero meron na ata ako ditong nalagay sa favorites, no, ito. So itong apat na ito, guys, like for example, itong kay Mew, meron silang partnership for the Formula 1 Academy sa McLaren. So ito napili ko. Itong si Weef, bago lang din ito, pero as per checking dito, medyo mataas yung price action. Sa Sam as well, as per checking, medyo maganda yung kanyang price action dito. I think it's on the consolidation sa higher time frames. Itong si Milo naman, ito medyo mga risky ito, guys. So again, itong mga meme coins, guys, is highly speculative, no? Highly volatile. But then again, in this kind of like volatility, high risk high reward pa rin na makikonsider to, guys, no. So yun, punta muna tayo dito, guys, para magkaroon ng favorites or para mapunta sa favorites. Punta lang dito sa my all, tapos search mo lang dito, for example, search mo lang dito, for example, yung kay Milo. Ayan. And then like for example, meron na siya dito kasing lalabas na star. Para mapunta siya doon sa favorites, ititik mo lang ito, guys, to. Ayan, pailawin mo lang siya. So select mo lang and mapupunta na siya doon sa favorites. Like for example, kay BTC. So for example, itong si BTC gusto natin na ilagay sa favorites. Ayan. So meron na siya ditong star. Click mo lang siya and added to favorites to. So close. And balik tayo ulit dito. So punta tayo sa favorites. Madadagdag na siya dito, no, itong BTC. And kung gusto mo naman siya dito natanggalin, so pwede nating i-tap lang ito. Ayan. Mariremove na siya dito sa favorites, no. So itong apat na ito, we'll see, guys, no, kung ano magiging results dito sa own experiment ko. I'll do this like diversified setups lang, like for example, I'll allocate maybe 30% for Milo, and then dito is 20%, and then for Whip is like 20%, the rest is dito kay Samo, guys, no. So let's go to this one, kay Milo. If ever nawala dito sa favorites, punta lang dito sa all, and then search mo lang dito Milo. Ayan. Select ko lang ito. And then dito, guys, check natin yung price action. So as per checking sa 4 hours time frame, I think sitting dito sa support zone within this area, guys, no, ito. Balik lang dito. Ang gagawin ko lang dito, guys, is to market order, no, ito, para mabili kagad. Tapos dito sa 100 USDT, I'll use maybe 35 USDT, 35% yung allocated for Milo. And then buy Milo, confirm, and close ko na ito. And then the next one would be, punta tayo ulit dito sa favorites. Itong kay Mew, maybe allocate ako dito kay Mew ng like, for example, maybe 18 USDT. Ayan. So 18 USDT, mababawas siya dito. Buy Mew and confirm. So nabawas na siya dito. Next one would be Whiff, no, itong kay Whiff. So maybe dito kay Whiff, I'll allocate lang ng 17 USDT, like 17. The rest doon na kay sa isang meme coin na napili natin. So buy Whiff lang, naka-market order ako dito. Mababay niya yung best price doon sa market, no. Confirm. And yung 30 USDT doon kay Samo, ito. So select ko lang itong kay Samo, 30 USDT allocated, and then pwede nating i-check yung price action niya. I think nasa consolidation din itong si Samo for hours time frame, no. Ayan. And then let's go back. Ayan. And 30% by Samo,
confirm, and yun. So ganun lang siya guys, kasimple, no? Yun yung mga trades natin dito, a potential experiment. Again guys, I mentioning dito ng risk and reward, if ever na magkaroon to ng pagtaas ng presyo, doon tayo magkaka-profits. 1:1 lang ito, nasa spot lang. Pero if ever man na magkaroon ito ng pagbagsak ng presyo, doon tayo malulos, no? So ngayon, check natin dito guys sa may paper icon. Ito yung mga failed orders natin. Sa order history natin makikita open orders pag meron tayong limit order na hindi pa na titrigger or hindi pa nabibili guys, no? Order history, ayan, makikita natin dito yung mga nabili natin or na-execute na trades natin, no? Position and assets. Dito natin makikita kung PNL na ba or profit na ba siya or loss na ba siya. Meron ba siyang PNL dito in USDT? Dito natin guys makikita na sa position and assets. Let's go back. Nandito lang yan makikita. Pwede tayong pumunta sa home tab. Ayan, ito na yung pinaka-assets natin as of the moment. And we'll see guys kung papaano ito mag-work out, mag-play out, kung ano yung magiging results neto in the next coming weeks or in the next coming months. Abang-abang dito sa ating YouTube channel. I'll keep it posted dito guys. So yun guys, hope you get some ideas dito, insights. Kung meron kayong mga questions, feel free to ask lang dito sa ating comment section. And I'll try my best to give perspective dito guys, no? So yun lang for today. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.